morning guys, time check 10 AM. Nagdadrive ako papuntang work ngayon. So, naisip ko habang nagdadrive ako, sasagutin ko yung mga questions sa sa mga videos ko, yung mga nagko-comment. Mga fog pa lang ngayon guys, so grabe kung makikita nyo sobrang fog. Mataas kasi banda dito sa lugar namin eh. Dinadaanan ko papuntang town. Kaya ma-fog talaga siya kada umaga. Tanong ni at biker dude AUH. Ang question niya, paano kayo napunta sa New Zealand, sir? Sabi niya. So sa Middle East po kami dati, sa Abu Dhabi. Doon po kami nagkakilala ng asawa ko, doon natin po kami kinasal. So siya po, na-hire siya direct from Abu Dhabi, na-hire siya. Tapos kami po nung anak ko, naka-partnership visa po kami sa kanya. Naka-other po yung visa ng anak namin sa kanya. So yun, nauna lang yung asawa ko dito ng mga 4 months. Tapos kami nung anak ko from Abu Dhabi, umuwi kami ng Pinas. Tapos sumunod na lang ako dito. Yung anak namin nasa Pinas pa. Susunod siya dito before Christmas. Papunta na rin siya dito. Ito naman, tanong ni Cruz Cruz. Ano po work niyong mag-asawa sa New Zealand? Ayun, magandang tanong to. Ang asawa ko po, si Kay po, ang work niya is chef. Nagluluto po siya sa hotel. Yung hotel na pinag-workan niya, dito lang malapit sa amin. Parang 5 minutes drive lang ng bahay namin. So ako naman po, ngayon, ang trabaho ko po is duct installer po. Ganun, sa piping, sa construction. Yun. Next question, ito, ang tanong niya, ano pong gamit niyong camera pang vlog? Ang ganda po ng quality ng videos niyo. Yun. Salamat, shoutout sa'yo. So, ang ginagamit ko pong camera pang vlog, ayan, iPhone 14 Pro Max po yan. So, yun lang po yung ginagamit ko madalas pang vlog. Next question, paano mag-apply sa New Zealand boss? Nasa Pinas po ako ngayon. Ang ganda ng mga videos nyo. Pa-shoutout po from Pinas. So, shoutout sa'yo, Yoye. Yun, Yoye yung name niya. So, yun nga yung tanong niya. Si Kay po yung asawa ko. Nag-apply po siya nung nasa Abu Dhabi kami. Nag-apply siya sa SEEK. SEEK.com, yun. Download nyo lang po, may application nun. Download nyo, tapos mag-set lang kayo ng CV nyo dun. So, yun po. SEEK.com. SEEK.com. Yun. Next. Ito, magandang question to. Shoutout sa'yo, Balbas Q. Ang tanong niya, mahirap ba mag-drive sa New Zealand? Kasi baliktad ang kalsada. Ano to? Baliktad ang kalsada tsaka nasa right side ang manibela. Pa-shoutout po. So, shoutout sa'yo. Sa una, pag hindi ka talaga sanay, mahirap. Maninibago ka tulad ako. Maninibago ako nung nandito ako. Sobra kang maninibago. Kasi nga, right side yung steering wheels, tapos yung kalsada din, baliktad. Pero pag nagamay mo naman siya, I mean pag nakabisado mo siya, mas madali dito mag-drive, mas safe. Tsaka ang babait ng dito ng mga driver, talagang bigayan, minsan nagkakahiyaan pa. Yun. Maliliit lang yung kalsada dito, pero mabibilis magpapakbo yung mga tao dito, pero sobrang ingat. Lalo ngayon na winter, madulas ang kalsada. Next question, ang tanong ni at Impex TV. Ilang taon ka na po, sir? Ako po ay 23 years old. Yun. 23 na po ako. Born 1999 po. Next, ano pong work experience mo sa Abu Dhabi, sir? Pa-shoutout from Qatar. So, shoutout po sa iyo. Salamat po sa panonood ng mga vlog ko. So, ang work experience ko po sa Abu Dhabi, madami po. Nung dumating po ako sa
Abu Dhabi, ang unang-unang ko naging work, barista. Yun, barista assistant. Siguro, naka-ano rin ako doon, mga 5 months. Yun yung unang-unang kong work. After nun, lumipat ako sa pharmacy. Ay, naging dicer naman po ako. Yun. Pharmacy. Almanara Pharmacy yun. Naalala ko yung company name. Almanara Pharmacy sa Abu Dhabi. Tapos after nun, nung nag-pandemic, nagtanggal ng tao dun sa pharmacy. So, lumipat ako ng work. Sa, ano naman ako, sa airport, nag-swab. Kami yung mga nagsuswab ng mga pasahero. So yun, bali, tatlo yung na-experience kong work sa Abu Dhabi. Tapos iba-ibang field bago ako napunta dito sa New Zealand. Next. Ilang taon na po, misis mo, sir? Yun. Yung asawa ko po is 30 years old na si Kay. So ako, 23. Yung asawa ko, 30. May 7 years age gap po kami. So, yun. Next question. Gaano po kayo kalayo sa mismong town? Pansin ko po kasi layo ng drive nyo lagi sa mga vlogs nyo. Yun. Good question. So, yung bahay po namin is 40 minutes from town. So, araw-araw po, yung trabaho ko nasa town din malapit. So, araw-araw binubiyahe ko siya. 40 minutes papunta, tapos 40 minutes pa uwi. Medyo malayo siya, pero okay lang kasi maayos naman yung kalsada. Tsaka, kabisado ko naman na. Ganda pa ng view araw-araw. Ayun, oh. Hindi nyo lang masyado kita kasi mapag ngayon. Pero pag maaraw, walang mapag. Ang ganda sobra dyan. Ay, lalo na dyan. Sarap pagmaneho dito. Tanong ni Sanchez, shoutout sa'yo Sanchez. Totoo po bang mahal ang cost of living sa New Zealand? Pa-shoutout po, watching from Middle East. Yun, shoutout sa'yo dahil hindi kaming Middle East. So, yes po, mahal po ang cost of living dito. Pero nakadepende pa rin po sa inyo yun kung matipid kayo or pag-asos kayo. Pero talagang mahal po dito yung bayad sa bahay, yung mga bilihin, lalo na po yung mga bilihin medyo may kamahalan, lalo na po dito sa mismong town kasi parang ano talaga siya, for tourist talaga siya, karamihan ang pumupunta dito, turista talaga, so medyo may kamahalan talaga lahat. Next, saan po kayo sa New Zealand? Dito po kami sa Queenstown, Otago po kami, Otago, yun. Queenstown, Otago. Tapos nasa Glenorchy po yung bahay namin. Next, ito. Ang question ni at Ken. Shoutout sa'yo, Ken. Lagi itong nagko-comment sa mga vlog ko eh. Salamat sa suporta. Ito, tanong niya, mahaba-haba. Idol, kakanood ko lang nung tatlong upload mo kanina. Sana makapagtrabaho din ako dyan sa New Zealand bilang forklift operator soon. Anyways, PR na po ba kayo dyan? Gaano kaya katagal bago ma-PR? So, ang PR siguro ibig sabihin niya permanent residence. So, hindi pa po kami residente dito. So, nagpa-plano pa lang po. Hindi ko rin po sure kung gaano katagal. Alam ko po kasi nakadepende rin yun sa linya ng trabaho mo. So yun, sana makakuha rin kami ng residency kasi gusto na talaga namin dito. Grabe yung fog guys, oh. Medyo wala pa nga to eh. Pag nung mga 2 days ago, mas malala. Talagang wala akong makita sa kalsada. Sobrang bagal ng takbo ko. Next question. Tattoo reveal naman, idol. Ilan tattoo mo? So, shoutout sa'yo at netnet7789. So, ang tattoo ko po ay yung buong legs ko po sa left side, puno na po siya. Tapos yung sa right side naman po, yung one side, puno na rin siya hanggang taas. Tapos, naka-half sleeve na rin po ako. So, hindi ko mabilang eh kasi pinagdugtong-dugtong na siya, buo-buo siya. So maglalagay na lang ako ng picture dito sa video. Tingnan niyo na lang.
maglalagay ko yung mga picture ng tattoo ko dyan. Yan yung mga tattoo ko. Ang artist ko pala, tatlo lang ang artist ko. Yung isa kong artist, nasa Abu Dhabi, si Nino. Yan, shoutout sa'yo Nino. Sana makapunta ka na dito. Yan yung tropa ko. Yung pangalawang artist ko naman, yung sa right side, si Randy naman. Yan, taga Abu Dhabi din. Tapos ito, yung half sleeve ko. Ang gumawa nito is si Wilmer, taga Pinas. Yan, shoutout sa'yo Wilmer. Galing na artist yan. So yun lang muna yung mga sinagot kong question, pero madami pang question eh, tsaka na natin sasagutin yan. Sana yung mga nag-comment, nasagot ko yung mga tanong nyo ng maayos. So kung may gusto kayo tanong, comment nyo lang sa mga videos ko at sasagutin natin yan. Biyahe na ako pa work, siguro mga 30 minutes pa. Hindi traffic sa town, mabilis na lang to. Dito walang traffic, pagdating ng town medyo traffic kasi. Thank you.